Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. Ngayong araw mga ka-farmers ay meron namang bibili ulit sa ating Black Australorp. So ito yung mga kasama ng Rhode Island Red natin na nabenta noon. So babalik siya ulit at bibili ng 5 piraso ng Black Australorp. So ito mga ka-farmers, dito tayo pipili ng mga Black Australorp na ibibenta. So ito po sila. Pipili lang tayo dito ng 5 piraso ng Black Australorp. Ito ay ready to lay. So pinagsama na natin yung mga Black Australorp natin. Ito na mga ka-farmers yung Black Australorp na bibilhin. So bale ito yung mga Black Australorp na kasama noong ating Rhode Island Red na nabenta. So ang bibili nito ay same pa rin yung bumili sa atin ng 15 na yung ating Rhode Island Red. So babalikan niya ulit itong 5 Black Australorp para idagdag doon sa kanyang mga Rhode Island Reds na nabili noong una. So ito po sila. So ready tuloy na rin itong mga farmers, nagpapakasta na itong mga Black Australorp na ito. So yan, magaganda yung mga katawan nila. So ito yung 5 yung kasama, at ito meron pa tayong 10 dito. So yan yung ating 10 na mga Black Australorp. Pero ito yung mga na-transfer natin dito dahil medyo meron pang sipon sila. Hindi kagaya noon ay gumaling na ang mga sipon nila. Ito ay hindi pa. So yun mga ka-farmers, ito bumalik na naman si Jake Jefferson, no? So bumalik na naman siya para bumili ng 5 Black Australorp. So ito na yung Black Australorp. So bali ika-20 na inahin ang nakuha niya dito. So maraming salamat. Hasta sa iyo kuya po, thank you. Okay, thank you. Sa usob puhon, kaya ra ba? Pudri ka sa likod po? Slikod ba? Ay murang gunitan. Ang gana na ra? Okay. Thank you. Tuturin mga ka-farmers, may good news din tayo dito sa mga manok na ito. Yung ating crosses ng Rhode Island Red at saka Black Australorp. So nung isang araw ay linagyan ko ito ng rooster. Yan, makikita nyo. So bago pa lang yan, mga siguro 3 days ago ko inilagay yan. So yan ang ating mga crosses. So nung una, hindi pa masyado silang nangingitlog. Pero ang good news ngayon ay marami ng itlog ang na-produce sila. So ito, yan, makikita nyo, meron tayong 2, 4, 6, 7. So 7 na itlog ang nandito mga ka-farmers. So ayos talaga yan na pangingitlog nila. So nung una, makakuha lang tayo dito ng 3 hanggang 4 na itlog. So yung mga inahinan nandito ay meron tayong 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11 pala. So 11 yung ibang kulay. So yung itim ay 10. So meaning, 4 lang dito ang hindi pa nangingitlog ngayong araw. So magandang sinyalis ito mga ka-farmers dahil umiitlog na sila ng marami. So yan, first time ito ngayong umaga na 7 yung itlog nila. So mamayang hapon baka meron pa tang iitlog dito. So siguro ito yung epekto ng adjustment na ginawa natin. So unang-una sa kanilang patuka na layer crumble, at yung pangalawang adjustment ko na ginawa nung isang araw ay ito ang paglalagay ng rooster. So para mas gumana yung mga manok natin na umitlog. So yun ang isa sa mga adjustment na ginawa ko, which is effective naman siguro dahil ito meron ng mga itlog. So yan, makikita nyo. So kukunin na natin ito, baka mabasag pa. So sayang naman. The next day. So ito mga ka-farmers, kahapon nakakuha tayo ng mga ilan ba yung itlog. Pero ngayong umaga, ngayong hapon mga ka-farmers, the next day, galing kahapon, ay meron na tayong maraming itlog na makukuha. So ito, isa ito sa magandang improvement. So meron na silang 2, 4, 6, 8, 9. So 9 na itlog ngayong araw na ito. Bale yung mga manok na nandito is 11. Ika-12 yung lalaki.
So bali, siyam yung nangingitlog dito ngayon at tatlo lang yung hindi. So ayos na yun mga farmers. Ito, kukolektahin na natin. Let's go! Meanwhile... Hello mga leghorn! What's up, what's up? Okay lang kaon natin dyan. So mga ka-farmers, ito yung ating mga white leghorn ngayon kumakain. So meron naman tayong good news para sa kanila. So ito, meron na tayong isa, dalawa, tatlo. Okay. Oops. Tatlong mga itlog ng ating white leghorn. So good news, tatlo ng mga white leghorn natin ang nangingitlog. So yan mga ka-farmers, ito yung mga itlog nila. So ito, nasa siguro size medium siguro ito mga ka-farmers. So good news ito dahil nangingitlog na sila. Tatlo na yung nangingitlog dito. Ngayong araw lang ito mga ka-farmers. Kaninang umaga, itong dalawang itlog na ito. Ngayong hapon, nadagdagan pala ng isa. So good news, nangingitlog na yung mga white leghorn natin. So hopefully, madagdagan pa rin ito sa mga susunod na araw. At sa mga sunod na araw din ay baka madami na tayong makukuhang itlog dito sa kanila. So ito sa isa ito sa ating mga ginawang adjustment nito mga ka-farmers, yung kanilang patuka. So nabubulunan yung isa. So isang adjustment natin na ginagawa mga ka-farmers ay yung kanilang patuka. So dahil 6 months na sila, yung kanilang patuka ay layer crumble na o yung lakes na ating ginagamit. So yun ay nakadesign pang paitlog ng manok. So ayos to mga ka-farmers, meron na tayong good news. At bago natin ibenta o i-deliver ang ating mga itlog mga ka-farmers, ay kinakailangan natin itong idadaan sa checking. So ito, nag-check ako kung meron bang mga crack ng itlog at kung meron ay hindi na natin ito isasali sa ating ibebenta. So yun lamang mga ka-farmers, maraming salamat sa panonood sa video na ito. At sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Maraming salamat mga ka-farmers at see you in my next vlog. Happy farming! Woo!